Galing ako ng auto supply, mga boss. Bumili ko ng langis. Tapos, kung magtataka kayo, bakit iba't ibang klase ng langis yung binili ko? Magkakaroon kasi ko ng discussion sa inyo. Konting tips kung ano yung mga dapat nyong tignan, mga dapat nyong i-check sa pagbili ng langis. Tsaka kung anong dapat bang langis yung gamitin nyo sa sasakyan ninyo. So, unang-una, para saan bang langis? Siyempre, of course, ang langis kasi, guys, ang nagsisilbing lubricant ng makina natin. So, yung makina natin, almost, more than 90% yan is metal. So, nakikiskisa, pag umandar na yung makina, moving parts ang lahat ng internal parts ng makina natin. So, bakal sa bakal, nakikiskisan yan. So, yung langis, ang nagiging isang dahilan para yung metal to metal friction is mabawasan. So, mabawasan din yung mabilis na pagkapudpod at pagkasira ng mga internal parts ng makina natin. And also, since metal to metal ang nakikiskisan yan, nag-iinit yan eh. So, yung langis din yung dahilan para hindi sila masyadong mag-init. So, yung langis, guys, ang paniniwala ng iba, parang kung sa tao, kinocompare ang langis sa dugo ng tao. Well, ang tao kasi kapag walang dugo, hindi mabubuhay. Pero ang makina natin, guys, sa totoo lang, pagka walang langis, is aandar naman ang makina eh. Kasi ang langis, hindi naman yan involved pagdating sa combustion process. So, kahit walang langis ang sasakyan, pag itarak, pinaandar mo yan, aandar yan. The only problem is habang umiinit yung makina, habang nagkikiskisan yung mga internal parts sa loob, nagsisimula silang mapudpod, and eventually, habang nasa biyahe kayo, mag-breakdown yung engine, biglang mamamatay yung makina, biglang titigil yung sasakyan, then titiri kayo. And of course, yun yung tinatawag natin na engine breakdown. So, mangyayari, yung makina nyo, it's either subject for general overhauling na yan or disposed na kasi nga, depende sa magiging damage ng engine ninyo kapag hindi nyo siya nalagyan ng langis or kulang yung langis na nailagay ninyo. Yung mga langis, guys, na nabibili natin sa mga auto supply at sa market, nagkakaiba-iba yan dahil sa oil quality na ginamit and also dahil sa oil grade or oil viscosity na ginagamit sa bawat langis. So, magkakaiba yan. So, hindi po sinabing gasoline engine oil, isang klase na lang yun. Marami pa rin ang gasoline engine oil, marami pa rin ang diesel engine oil. So, for example, guys, meron kayong kotse. Let's say, Toyota Corolla ang kotse nyo. And of course, ang Toyota Corolla is a gasoline engine car. So, kapag pupunta kayo ng auto supply and you're looking for engine oil, tapos hindi nyo alam kung anong engine oil ang bibilhin ninyo. For example, walang nakalagay na gasoline engine oil. So, yung API ratings na nakasulat sa label ng engine oil. For example lang, guys, walang mga nakasulat na gasoline engine oil, diesel engine oil, yan. Kasi may mga langis na walang nakasulat ang ganyan, tulad nito ni Aisin. Yan, kahit basahin nyo yan, wala kayong makikita dyan na nakalagay siya only for gasoline or for diesel engine. Kaya hindi nyo alam kung para saan ba itong langis na to. Pero merong details na imprinted sa label ng engine oil na mayiging basihan nyo kung para saan ba yung langis na yan. So tulad nito, ito yung pinaka-clearest example, si top 1. API rating niya is SM. Kapag letter S, yung first letter ng API rating, kapag letter S ang nakalagay, ang ibig sabihin niyan, guys, is service or para sa petrol or gasoline engine ang langis na to. Kasi kapag diesel engine naman, ang nakalagay is API and starts with letter C. Yan, letter C. So, itong si Delo Gold is API CH4. So, ang classification, guys, yun pa lang, magkakaroon na kayo ng idea. Kahit walang nakasulat niyan, kung pang diesel o pang gasoline man yan, basta nakita niyo na ang API rating niya starts with letter S, ibig sabihin nun, de gasolina, yung langis na na yon. Tapos kapag letter C is for diesel engines. Dun sa API rating also, makikita nyo hindi lang naman isang letter yan. Meron pa siyang kasunod na letter. So letter M ang API rating nitong ni top 1. So, ang pinaka mas latest ang letter, ibig sabihin, is mas mataas yung oil quality and then yung mas latest din yung oil quality na yon. Kumbaga, siya yung pinakahuling release or ginawa na klase ng oil na binebenta sa market. So, ang SM, API SM,
compared mo kay Petron Ultron na API SL lang, ang ibig sabihin mas latest ang category ni top 1 and also mas mataas ang quality ng langis ni top 1 kumpara kay Ultron. Kasi SL lang si Ultron. Kita ba? Hindi pala kita. Ayan. SL lang si Ultron compared naman si SM kay top 1. Tapos kung i-compare naman natin si top 1, SM kay Isin, which ang carry niya is SN na, ang kanyang API rating is SN, and according na rin kay API.org, ang latest oil category pagdating sa mga digasolinang engine oil is N. SN ang latest oil category. Kahit i-visit nyo ang website ni ayan, si API.org. Makikita nyo dyan na ang latest, ayan, gasoline engines, ang latest oil category niya is SN. So, ang pinaka bago at yung pinakamagandang quality ngayon ng langis na kinikerry for the gasoline engines is yung SN qualities. So, hindi lang Isin ang langis na merong SN category. So, ito pa yung mga ibang langis na nabibenta ngayon sa market na may SN category. So, diesel engine naman tayo, guys. So, tulad ng sabi ko kanina, kapag letter C ang nakalagay, letter C, ibig sabihin yan, langis na yun is recommended for the use of diesel engines lamang. So, kapag ka, nakita nyo na CH ang nakalagay, tapos ang sasakyan nyo, let's say, is gasolina, of course, hindi siya recommended na gamitin dun sa sasakyan na yon. Tapos, tulad din, with gasoline, may second letter din yan. May second letter din. Si API ratings ng diesel engine oil. So, CH. Kapag mas later yung letter, is mas newer category, tsaka mas higher yung oil quality niya kumpara dun sa mas luma. Ito tulad nito, CH. Tapos, si Isin is CF. So, mas later ang letter H kesa sa F. So, ibig sabihin, pagdating sa diesel engine, mas higher quality si Delogold kumpara kay Isin. Tapos guys, according na rin ulit kay API.org, pagdating naman sa diesel categories, ang latest oil category pagdating sa diesel engine is CK4. So, CH4 pa ang ginagamit ni Delogold. So, nag-ikot ako kanina sa mga auto supply. Naghanap ako ng CK4 na langis. Wala akong nahanap. Pero, may nakita ako niyan dati nung nagpunta ako sa Blade tsaka sa Concord. Yung Mag 1. Yan. So, ito yung mga example ng CK4 na langis na meron na rin kasing binibenta rito sa Pilipinas. Kaso sa mga auto supply, bibihira yung nagbibenta ng ganito klase ng langis. So, ito yung may mga CK4 categories. Ayan, so na-explain ko na sa inyo guys kung para saan itong mga letters na to. So, tulad ng sabi ko, basta letter S ang API rating, ibig sabihin pang digasolina, then kapag letter C is pwede siya, recommended siya for diesel engines. So, paano naman, Jeep Doctor, kapag tulad nito, na dalawa yung nakalagay. So, ang ibig sabihin yan guys, na ang langis na to is both past yung oil requirement para sa category na SN for gasoline engines and then CF for diesel engines. So, ang ibig sabihin guys, itong langis na to can be used both on gasoline and diesel engines. Ito naman yung may mga ano dyan eh, nakakalito lalong-lalo na sa mga hindi naman ganun ka maalam sa sasakyan. So, tulad nito yung Petron, nakalagay sa kanya gasoline engine oil. Pero ang inilagay niya sa API rating niya is SLCF. So, kung ako ang tatanungin, kahit na nilagay ni Petron na gasoline engine oil lang siya, since nilagay niya sa API rating niya is nakapasa sa
oil rating category na CF, ang ibig sabihin pwede ko siyang gamitin for diesel engines. Kasi kung si Petron ngayon ang magsasabi sa akin, exclusively dapat sa gasoline engine lang gagamitin yan. So ako naman, ang defend ko, bakit mo inilagay si CF kung hindi naman siya pwedeng gamitin for diesel engine. So, di ba? So, kung talagang for gasoline engines lang yan, katulad ni nito ni Top 1, pinakamagandang example, for gasoline engines lang siya, S lang ang gagamitin mong API rating. Do not put yung letter C. Yan. So, dual category na kasi yan eh. Ayan, dual category na siya. Ito si Aisin, hindi niya nilagay kung gasoline or diesel engine lang siya pwede. Kasi dual category na yung inilagay niya. Ganon din si Petron. So, ang ibig sabihin, since nilagay ni Petron si CF dyan, ang ibig sabihin ni Petron, pwedeng gamitin itong gasoline, Petron Ultron Touring na to sa diesel engines. Okay, so guys, for example naman, may magtatanong sa akin, boss, meron akong Toyota Fortuner 2018 model. So, pwede ko bang gamitin si Aisin? Kasi since sinabi ko dito sa video na to na itong Aisin is pwedeng gamitin for diesel engines kasi nakalagay CF. So, pwede ko ba siyang gamitin sa Montero ko? Masasabi ko na hindi. Bakit? Kasi, kung ibibisit nyo yung api.org, ayan, nakikita nyo ba? Yan, sa diesel categories, basta visit nyo lang din itong api.org kasi makikita nyo rito yung mga details na kailangan nyo kahit na hindi kayo ganun ka, wala kayong alam sa sasakyan, pero part of being a responsible owner, alamin nyo kasi kung ano yung nararapat para sa sasakyan nyo, para sa makina nyo. So kung sinasabi nyo na 2018 model ang sasakyan nyo, then gagamitin nyo is CF na lang is, let's look for the CF. CF2 na nga yan eh. Ito, CF. CF, according kay API, not suitable for use in most diesel-powered automotive engines built after 2009. So, yung mga 2009 model pataas up to 2018 models, hindi advisable gamitin si CF. Kasi may mga parts na ang makina ninyo that require a higher quality ng langis na katulad na ni CJ4 at ni CK4. Ayan. So, ito yung CJ4 yung pinaka-common pa ngayon sa mga auto supply eh. Yan pa lang yung mga nakikita ko, CJ4. Pero yung CK4, ang mga nakitaan ko pa lang yan, yung si Blade, tsaka si, tawag dito, si Concord, tsaka si Ace Hardware. Yan. Meron din kasi mga engine oil na binibenta si Ace Hardware. On the other hand, ganun din naman pagdating sa degasoline na sasakyan. Kung may magtatanong sa akin, sir, meron akong Toyota Vios 2018 model. Pwede ko bang gamitin si... ito. Tulad na lang ito. Gasoline engine din siya. Gasoline din naman si Toyota Vios. Pwede bang gamitin si Ultron? APISL. So, APISL. APISL. Ayan. So, nilagay ni API.org APISL is recommended ang langis na to for 2004 and older automotive engines. So, kung 2018 ang Toyota Vios mo, then gagamitan mo siya ng API-SL na langis, what do you think kung anong mangyayari or kung ano yung mayiging kawalan or mayiging effect sa makina mo nang gumamit ka ng lower quality ng langis? Then, yung API ratings, guys, API quality na pagpipili niyang langis na yan. Nakalagay din naman yan sa mga manuals ninyo eh. Nilalagay din yan. Tulad nito, may nakita pa akong lumang manual ni Mitsubishi Lancer. Saan ko ba nakita yun? Ayan. So, may nakita pa akong manual ni Mitsubishi Lancer. Ayan. Akin na ng kotse nung biyanan ko is 4G13. Nakalagay sa kanya, API classification is SG. So, wala ng SG ngayon. So, probably ang magagamit ko na is SL. SL na yung pinaka-latest na magagamit ko.
Ayan. Nakalagay din kay api.org, obsolete na si SG hanggang kay SH. So, ang pinakaluma na lang na quality ng oil na nagagamit pa ngayon in the market is SJ. Ayan. So, yung SJ or SL pwede kong gamitin kay Mitsubishi Lancer 1994 model. Sundin nyo kung ano nilalagay sa manual. Recommendation niya ng manufacturer. Tapos na tayo with the API classification or categories. Proceed na tayo with viscosity. So, pagdating sa viscosity, guys, ang makikita nyo sa label ng langis is yung merong SAE. Yan, SAE 15W40. So, ang meaning ng SAE is Society of Automotive Engineers. So, sila, guys, yung nag-assure na lahat ng viscosity na nakikita ninyo sa langis natin is standard all over the world, hindi lang all over the countries. For example, itong IC na to, 20W50, na dito ko nabili sa Pilipinas, kahit dalhin ko to sa Amerika, dalhin ko to sa South Africa, or kahit sa Middle East, 20W50 pa rin ang kinikilalang viscosity nito. Hindi siya nagbabago. May tinatawag tayo monograde. Meron din tayong tinatawag na multigrade. So, ito multigrade. Pag sinabing multigrade, dalawa ang makikita nyo. Yung first two digits followed by letter W, and then meron pa siya ang susunod na another two digits. Yan yung tinatawag ng mga multigrade. Kapag sinabi naman na monograde or single grade, ikatulad nito. Ayan. So, luma na nga rin tong galon na to, wala na nga halos gumagamit din ng mga monograde na langis ngayon. So, SAE 40 ang langis na to. So, ano ba ang kaibahan ni monograde kay multigrade? Si monograde, guys, ang langis, ang viscosity ng langis niya, either cold start pa yan or nasa normal operating temperature na ang makina. Ang viscosity ng langis is 40. Yung viscosity nga palang, guys, is yung measurement ng fluid's resistance to flow, o yung thickness niya, yung lapot niya, yun yung tinatawag natin na viscosity. Tapos, kapag multigrade naman, ayan, ito na yung mga example ko ng mga multigrade na langis. So, yung unang two digit, followed by letter W. Ano nga bang ibig sabihin ng letter W? W stands for winter. So, ito yung viscosity ng langis kapag malamig pa or kapag cold start pa. So, kapag mas mataas ang digit na nakikita nyo dito, for example 20 compared kay 15, mas malapot si 20W compared kay 15. So kapag cold start, guys, mas mabilis na nakakaikot sa loob ng makina natin ang 15W na langis kumpara sa 20W. So according din sa studies, guys, kadalasan ang wear and tear or pagkasira ng makina pagkapudpod ng mga internal parts ng makina is kadalasan nangyayari yan during cold start. Kaya nga, ginawa yung mga multigrade na langis para maproteksyonan ang makina from wear and tear during cold start. Kaya sa pagpili ng langis, guys, mas maganda pumili kayo ng langis na mayroong mababang viscosity level, yung sa winter part. Kasi nga, mas mababa yung viscosity, mas mabilis sila nakaka-flow sa loob ng makina natin during cold start, lalong-lalo na, guys, pagka ang panahon is malamig. For example, dito sa Manila, na alam naman natin na medyo mainit, tapos nalipat kayo ng tirahan nyo, nalipat na kayo ng Baguio. So kung dati kayong gumagamit ng 20W50 na langis, I will advise na babaan nyo yung viscosity ng langis na ginagamit ninyo, kasi 20W50 is mas malapot na yan eh. Tapos yung lamig pa will add up. Pag mas mataas ang viscosity during cold start, mas hirap din ang makina during cold start, kasi imagine niyo na lang ang crankshaft na nakalublob sa parang batsa ng langis ng malapot. So mas hirap umikot yung makina, and also nagsasuffer din yung makina natin from fuel efficiency. So nasasacrifice yung fuel efficiency. Mas malaki yung gasolina ang nagagastos kapag cold start na meron kang mas malapot na langis kumpara rin sa mas malabnaw na langis. Pagdating naman dito sa second digit, guys, it also represents viscosity
ng langis, pero viscosity nga lang niya to kapag ka nasa normal operating temperature na o mainit na yung ating makina. So katulad ng unang viscosity, kapag mas mataas ang digit, ang ibig sabihin, mas malapot ang 50, SAE 50 kumpara kay SAE 40. So ang kagandahan naman ng paggamit ng malapot na langis is mas matagal yung interval na nag-i-stay ang langis doon sa critical areas ng ating makina. Let's say for example ang isang crankshaft bearing. So sa crankshaft bearing, mas nag-i-stay ng ilang seconds pa yung langis kumpara kay 40. So si 40 na parang halos dumadaan lang. Although meron pang mas mababang viscosity kay 40, may 30, meron 20. So katulad din ni nung unang viscosity, kapag mas mababa ang number, mas malabnow yon. So siguro yung mga 20 halos talagang dumadaan na lang sila sa loob ng makina, halos paikot-ikot na lang sila doon. Hindi katulad ng mga 50 and also nung 40 na medyo tumatagal pa sila. Of course, mas nagtatagal si 50 dun sa mga critical areas kumpara naman kay 40. So kami magsasabi sa akin guys, so mas maganda pala na gumamit ng malalapot na langis. Well, nakadepende pa rin yan guys eh. Unang-una kung ano ba recommendation ng manufacturer nyo. Pangalawa, kung saan ba yung location nyo, so saan ba kayo nakatira. Sa ibang bansa nga guys, yung pagpapalit nila ng langis is sinasabay pa nila sa season eh. So for example, kapag tag-araw sa kanila or mainit ang panahon sa kanila, summer, nagpapalit sila ng mas malapot na langis. Tapos kapag dumating naman yung winter season yung snow season sa kanila, nagpapalit sila ng malalabnaw na langis. So dito sa Pilipinas, hindi na nga natin naging kaugalian yan. Ang panahon natin dito sa Pilipinas, kadalasa mainit eh. Kung umulan man, minsan lang or sandalian lang. Kaya yung langis natin, kung ano na yung ginagamit natin, nung una, let's say, gumagamit na kayo ng 15W40, yan na rin talaga yung ginagamit nyo, either tag-ulan man or summer season, diba? So, ang kailangan na lang nating tandaan dyan, guys, is maging considerate din tayo pagdating sa weather. So, iba yung temperature dito sa Maynila. So, kapag kunyari, dito kayo nakatira sa Maynila, na ang ginagamit yung viscosity ng langis sa sasakyan nyo is 20W50 pa. Tapos lumipat na kayo ng Baguio na ang temperature doon is laging nasa 30 degrees Celsius lang. Consider nyo rin kasi may barometric temperature din na tinatawag pagdating sa sasakyan. So wala lang akong mahanap na manual ng sasakyan eh. Ito na lang nakita ko manual ng motor. So para to sa Kawasaki Barako, pero example ko na lang to guys para mas maintindihan nyo ako. Ang recommendation ng Kawasaki sa mga car owners ng Barako is 10W40 viscosity. Tapos nilagay nila dyan, although 10W40 engine oil is the recommended oil for most conditions, oil viscosity may need to be changed to accommodate atmospheric conditions in your riding area. So for yung 10W40, ang ibig sabihin, ang temperature ng SAW 10W40 is from negative 10 degrees Celsius hanggang negative 40 degrees Celsius lang. So for example, sa Baguio na ang temperature na, ang pinakamainit ang temperature ni Baguio is 30. So pwede kayong magpalit guys ng 10W30. Ayan. Para makasabay din yung makina nyo sa temperature kung saan kayo nakatira. So malamig ang panahon sa Baguio, kailangan nyo magpalit ng mas malabnaw na klase ng langis. So ganun lang yan guys, ang kagandahan din ng sinusunod nyo ang manual at ang recommendation ng manufacturer, kasi pinapahaba nyo yung buhay ng makina ninyo. Although marami magsasabi, ako naman yung may-ari nito, so kahit na ano langis ang gusto kong gamitin sa sasakyan ko, ako yung masusunod. Yes, tama kayo. Kasi kapag kami may nagtatanong sa akin, nag-i-inquire sa akin, sir, bakit sila ganito ginagamit na langis? Ba't sila, hindi sila sumusunod sa manual? Sir, actually, ano nila yan eh? Discretion nila yan. Dahil unang-una, sila naman yung gagastos pagdating na nasira yung sasakyan nila. Yun lang naman din kasi yung philosophy ng ibang tao. Kung ano man yung gamitin ko sa sasakyan ko, kung ano yung gusto kong gawin sa kanya, kung sakali man siyang masira, ako naman ang gagastos, hindi naman ikaw. So,
yung si manufacturer ganun din, kaya nga nilalagay nila manufacturer's recommendation, hindi nila nilalagay na manufacturer's mandatory. Kapag sinabing si mandatory, sa pilitan niyan, pero kapag sinabing recommendation, nasa sa iyo yan kung gusto mong sundin or ayaw, kasi nga kumbaga use it at your own risk na lang. Tapos guys, marami sa atin, meron nagmamayari sa atin ng mga second hand cars na tapos wala naman na tayong mga manual. Pwede kayo mag-research sa internet kung paano nyo malalaman kung anong recommended viscosity tsaka oil quality para sa sasakyan natin. Ako minsan, ito ginagamit ko. May advice ko sa inyo. Si Castrol, meron siyang portal in which i-encode nyo lang dyan kung anong klase ng sasakyan meron kayo. Yan, sa category... cars category. Ayan, nasa cars. Tapos, yung brand, manufacturer ng kotse. So, sa kotse ng biyanan ko is Mitsubishi. Mitsubishi. Yun. Mitsubishi. So, Lancer siya. 94 model. Lancer. Yun. Yan na. Yun. Lancer or Mirage 1983 to 2000 model. Tapos anong model ng makina ko? It is Lancer 1.3 12 valve. Tapos yung year, yun, magkamali ata ako ng pindot. 1992 to 1996 kasi nga 1994 model. Yan. So search for Castrol lubricant. So ang in-encode ko lang dito is yung manufacturer, yung type ng sasakyan, which is Lancer, and then kung anong model, year model. So makikita na rito, ang makina ng kotse ng biyanan ko is 4G13. So alam ni Castrol na 4G13 nga. So ibig sabihin na recommend niya sa akin is 20W50. So pwede niyong gamitin ang portal ni Castrol para malaman niyo kung sakasakali man na luma na yung sasakyan niyo tapos wala na kayong manual, wala na rin makapagbigay sa inyo ng right ng makapag-advise sa inyo kung anong langis ang pwede sa sasakyan nyo, pwede nyong gamitin to, portal ni Castrol. Guys, last thing na lang, pagdating nga pala sa pagpili ng langis ng API oil rating tsaka ng viscosity ng langis, pinaka-importante na sundin ninyo ang manufacturer recommendation pagdating sa oil rating at sa oil grade during kapag bago yung sasakyan nyo at under pa siya ng warranty. Kasi kapag pinalitan nyo ang viscosity ng langis ninyo, yan yung magiging reason para ma-invalidate or ma-void yung warranty ng inyong sasakyan. So, kahit na bagong bili nyo yan, let's say 1 month pa lang ang sasakyan nyo, and then nung nag-change oil kayo, hindi nyo sinunod si manufacturer at nag-change oil kayo ng ibang klase ng langis na labas doon sa recommendation niya, mabavoid ang warranty nyo. So for example, after a month ulit, nagkaroon ng problema si makina ninyo. So kahit 2 months nyo palang nabibili ang sasakyan na yan, pwede nang i-decline ni manufacturer yung warranty claim ninyo. So napaka-importante na sundin ninyo yung manufacturer recommendation pagdating sa langis during yung warranty period pa. And also, pagbago kasi ang sasakyan guys, break-in period pa yan. So, sa sasakyan guys, sa kahit ano sasakyan pa yan, kotse, SUV, trucks, motorsiklo man yan, ang break-in ang pinakamahalaga buhay ng makina natin kasi yung tamang pagbe-break-in, makakatulong yan para sa pagpapahaba ng buhay ng makina ninyo. Tapos abangan po ninyo yung mga susunod kong video about Delogold. Kasi may mga nagtatanong sa akin kung pwede bang gamitin ng Delogold sa degasolina ng sasakyan. Nakalagay kasi sa kanya device diesel engine oil. So may mga gumagamit talaga ng Delogold for their car sa mga kotse nila, mga degasolina ng sasakyan. So ipapaliwanag ko dun guys kung bakit ginagamit ng iba yung Delogold sa kotse nila. And papaliwanag ko na rin doon kung pwede ba talagang gamitin si Delogold sa gasolinang sasakyan guys. So abangan nyo po yung video na yun guys. So guys, maraming salamat and I hope marami kayo natutunan sa araw na to sa tutorial ko. And please continue supporting my channel. Subscribe, like, share nyo po yung videos ko and
hit nyo yung ring icon para lagi po kayo notified for my new tutorial videos, guys. Maraming salamat po. Bye!